What's a day to everyone? Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is here all the time. God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time. God is good all the time. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening po sa inyong lahat, mga kabatid. Welcome po kayo sa ating online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Page. Ako nga pala si Brother JB. Mondays to Fridays po ang gawain ng ating Panginoon, 7 hanggang 8 PM lamang tayo. At yan, mga kapatid, hi and hello muna tayo sa ating mga kapatid na nandyan na mga early viewers na talagang laging nakaabang sa gawain ng ating Panginoon. Hello Brother Richmond Cuenca. Hello, Mommy Beng, Daddy Steve Reynolds, good evening. Yan, sa Montoya family, Sister, yan, Sister Cheng, yan, thank you Lord, Sister Noemi Calumarde, yan, salamat sa Panginoon, Sister Michelle, salamat sa Panginoon, Brother Ding Dong, yan, Brother Genesis, Brother Cyrene, Brother Pau, good evening sa iyo, kapatid, salamat sa Panginoon. Yan, kapatid, huwag po natin kalimutan na maging part ng Digital Evangelism. Yan, ipalaganap natin ang salita ng Diyos, i-share natin itong live video na ito, itag natin ang ating mga mahal sa buhay para makarinig din po sila ng salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon. Kung hindi ka pa rin nakalike and follow sa ating bagong Facebook page, kapatid, mag-follow ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong video, sa ating mga update, kapatid, sa mga ganap sa ating simbahan. At salamat sa Diyos sa mga nagtatag na nag-share. Hello kay Pastor Roban. Ayan, thank you Lord. Sister Isabel, good evening po. Kay Brother Mac and Sister Ish, Brother Nico Garcia and Sister Ella. Ayan, thank you Lord. Sister Bernadette Carmolet, good evening. Salamat sa Panginoon. Kay Mami Adriana Rusit, good evening po. Salamat sa Diyos. Sister Mira Santonia and Brother Yuri, good evening. Kay Mami Ami, good evening. Sa Casimiro family, kay Sister Grace, good evening. Sister Girly and Brother Henry, good evening po. Brother Huge, good evening. Sister Maricel and Brother Yuma. Brother Efren, good evening. And happy birthday ulit kay Mami Beng. Salamat sa Panginoon. Brother Janlo, good evening sa iyo. Sister Marimel Casimiro de Nubo, good evening po. Thank you Jesus. Kay Brother Ethan, yan, thank you Lord. Sister Ria Quaresma from China, good evening. Brother Alan Leveta, good evening po. At yan, mga kapatid, pray muna po tayo sa ating Panginoon ngayong gabi. Umpisahan natin itong gabi na to sa panalangin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa muli, sa gabi na ito. Salamat Lord sa kabutihan mo. Kami ay naririto muli sa iyong harapan, muling nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa pangalan mo. Panginoon, salamat po sa kalakasan at kagalingan na iyong kaloob. Salamat Lord sa patuloy na paglukob ng iyong banal na dugo. Salamat Lord dahil ngayong gabi masasaksihan na naman namin Lord ang kabutihan at kapangyarihan mo sa aming buhay. Salamat din Lord sa mga kapatid ko na narito na patuloy Lord na ikaw nga ang nagbibigay ng desire sa puso ng bawat isa na makasunod, maka-attend ng gawain mo Panginoon. Salamat. Salamat din sa mga kapatid namin Lord na wala pa. Dalangin namin na makasama namin sila rito Panginoon at makadalo sa gawain mo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang paglukob po ng iyong banal na dugo sa gabi na ito. Alisin mo ang lahat ng mga pagod, lahat ng pag-aalala, Lord, lahat ng pagdududa, pag-aalindangan, lalo na yung takot sa aming mga puso. Bigyan mo kami ngayong gabi, Panginoon, ng kapahingahan, kapayapaan, Panginoon, at lalo na ang kagalingan na sa aming katawan. Dalangin din namin, Panginoon, ang karunungan
sa iyong mga salita, bigyan mo kami ng mga revelation, puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Dalangin namin ang wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, at patuloy din, Lord, na buksan mo ang aming mga puso, lalo na sa iyong mga salita. Lord, dalangin namin at tanggapin namin ito ng buong puso, Panginoon. Hindi lang namin pakinggan, kundi maitanim sa aming puso, tumubulumago, makita yung mga pagbabago sa aming buhay bilang mananampalataya at tagasunod mo. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lang, tinataas na namin ang katagumpayan sa iyo at ibinabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord, kasi sa kagalingan na ipinagkaloob niya sa aming pamilya. At yan, medyo masakit yung nalamunan natin ngayon. Pero salamat dahil si Lord yung magbibigay ng kagalingan dyan. Kaya hello, Sister Ruth and Sister Lola, Sister Ria Quaresma. Yan. Hello, Brother Richmond Cuenca. Good evening. Brother Reggie and Sister Patricia. Good evening. Thank you, Lord. Sister Montoya Michelle, Brother Dingdong, Sister Marge Catalan Herbacio, and Sister Rita Kalahat, at sa inyong family kay Brother Daniel, Danilo, and Danico. Salamat sa mga buhay niya dyan. From Makati naman sila, mga kapatid natin dyan. At thank you, Lord, sa ating mga kapatid din sa Batangas, kala Brother Pure, sa ating mga kapatid dyan. Salamat po sa inyong mga buhay sa Mendoza family. Thank you, Lord. Kala Pastor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, kakatapos lang po nating umano kanina mag-pray sa Panginoon. At thank you, Lord. At wini-welcome po ulit kita dito sa gawain ng Panginoon sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays po. Ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala ulit, si Brother JB, Mondays to Fridays po ang gawain ng Panginoon. At nakasama natin nung nakaraan sila Pastor Roban and Brother Huge. Thank you, Lord. At ngayon, tayo po ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. At yan, mga kapatid, salamat sa Diyos. At kung first time mo sa gawain ng Panginoon, bago ka palang dito, napadaan ka, nakitag ka, kapatid, pakitype dyan, new blessing. Salamat sa Diyos. Welcome ka po dito sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hello, Daddy Frank and Sister Lina. Good evening sa inyo dyan. Sa Taguig, kay Papa Herman, Mama Mia, Harold Hanna, yan, kay Mama Ningning, Papa John John. Good evening po. Salamat sa Panginoon. Awit tayo, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Ang kakantahin po natin ngayong gabi ay Lumaban Ka. Yan, Lumaban Ka. Type mo dyan, Lumaban Ka. At yan, mga kapatid, salamat sa buhay ng ating mga media team. Ilalagay po nila dyan ang ating lyrics para makasabay po tayo at makapagpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Kaya thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pangalan ni Jesus, lumaban ka sa pangalan ng Panginoon, lumaban ka sa pangalan ni Jesus, lumaban ka sa pangalan. Manalig ka, amen. Manalig ka, amen.
Hallelujah. Sa'yo ang lakas, hindi sa'yo ang kapangyarihan, makakamit ang tagumpay sa tulong ng Diyos. Ihanda mo na ang puso mo, umarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sino lalaban sa'yo? Manalig ka. Hallelujah. Amen. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka, kapatid, sa pangalan ni Jesus, hindi sa ating lakas, kundi sa kanyang kapangyarihan. At sigurado, magtatagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoon na sino? Si Jesus. Kaya thank you, Lord, sa ating mga kapatid na sumabay, umawit, nagpuri, sumamba sa ating Panginoon ngayong gabi. At thank you, Lord, sa mga kapatid natin na nandyan na. At thank you, Jesus. Hello, Sister Cheng, Franco, yan. Thank you, Lord. Kay Ference, kay Franco, kay Brother Francis, Sister Cheryl, Resurrection, Brother Andy, good evening sa'yo, bro, Sister Ria, Ninang Nida, and Daddy Rennie, Sister Ash, kay Crystal, and kay thank you, Lord. Salamat kay Karen. Good evening po sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon. At yan, thank you, Lord, mga kapatid. Hindi lang natin dito maririnig yan, yung kanta na yan. Ang title po ng kinanta natin ay Lumaban Ka. At salamat sa Panginoon. Ang kumanta po niyan ay si Sister Ishna. Yan, Chris Naomi. Yan, salamat sa Panginoon. Salamat sa buhay mo, kapatid. Sis Ninang Ellen, Daddy Soilo, good evening. At yan, everyday mong pwede siyang mapakinggan, kapatid, sa ating YouTube channel. Punta sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Mag-subscribe ka na din dyan, kapatid. Marami pong awitin ang ating simbahan dyan. At salamat sa Panginoon kasi every time na nagpe-pray tayo, eh nagpupuri tayo, pumupunta lang tayo dyan sa ating YouTube channel para makapakinig ng mga awitin sa ating Panginoon. At yan, kung kakapasok mo pa lamang dito sa gawain ng Panginoon, kapatid, wino-welcome po kita sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Fridays po. Ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala ulit, si Brother JB. Yan, salamat sa Panginoon sa inyong mga pagtatag. Nandiyan na din si Sister Rita. Good evening po. At yan, binabati po natin ang ating mga kapatid. Sa Japan, konbawa po, Sister Kylie Jenner, Sister Tess Gomez, Sister Ethel. Salamat po sa inyong mga buhay at salamat po sa inyong pagpe-pray. Salamat po sa inyong pag-support sa ating mga ministries yan. Salamat po. At sa ating ding mga kapatid sa Canada, kaila Pastor Ray and Sister Charity Mapalo. Good evening po sa inyong lahat dyan. Kay Brother Queenie, yan, good evening. Kay Sister Diosil, salamat po sa inyong mga buhay. Kala Sister Raquel Encarnacion at sa inyong family. Kala Tita MJ din po. Kala Brother Joel Napolitano, Sister Hannah at sa inyong family dyan sa Canada. Salamat po. Kala Brother Ronel and Sister Kay Napoles, salamat po sa inyong mga buhay. At sa ating Bishop, kay Bishop Ricky and kay Reverend Joe, good evening po. Sa ating mga pastor ng Comfy, yan, international. Salamat po kala Pastor Arnold, Pastor John Bartolome, kala Pastor Roban, at sa ating kapatid kay Brother Jojo.
Salamat po sa inyo dyan. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, coffee break muna po tayo. Hello, Brother Paul. Good evening. Thank you, Jesus. Dagdag-galaman, matuto ka sa dito sa coffee break. Presented by OOPN Online Prayer Meeting. Yan, thank you Lord mga kapatid. Salamat sa Diyos. At yan, ine-encourage po natin ulit ang bawat isa na magsaliksik, magbasa ng salita ng ating Panginoon. At nung last week, tapos na po tayo sa ating Awit of the Day. At bumalik po tayo sa kawikaan. Psalm, ano po yan? Proverbs sa Tagalog, sa English. At yan mga kapatid, nasa chapter 2 na po tayo. Sabi dito, sa kawikaan chapter 2, ang napili ko po sa verse na ito ay yung 20 to 21. Sabi dito ni Haring Solomon, kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Amen. Sabi sa verse 21, pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. At dito mga kapatid, sinasabi ni Haring Solomon sa mga tao na dapat unahin natin lagi ang gawain sa Panginoon. Lagi nating piliin ang tamang landas at ito yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Gusto mo ba na humaba ang iyong buhay dito sa mundo? Kapatid, wag na wag mong hihiwalayan ang Panginoon. Bakit? Sa Diyos lang natin matatagpuan ang tunay na buhay at ang tunay na purpose ng ating buhay. Kasi paano na lang kung lumayo tayo sa ating Panginoon? Parang nagtampo ka na din sa bigas. Kumbaga, sinasabi ng mga tao, parang nagtampo ka na sa bigas. Saan ka pa pupunta kung lalayo ka sa Panginoon? Kaya mas piliin natin lumapit, manatili sa ating Panginoon. At sabi dito sa verse 21, pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Salamat sa pangako ng Panginoon, no? Kapag nasa presensya kanya, kapatid, hindi ka matitinag. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema dumating sa buhay mo, si Lord laging nandyan para tulungan ka, gabayan, at patuloy na bigyan ka ng pag-asa. Kaya yan, kapatid, manatili tayo sa Panginoon at sigurado magtatagumpay tayo sa ating buhay. Thank you, Jesus. That's a good idea! Presented by OOPN Online Prayer Meeting. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Napaganda ng kawikaan, kapatid. At susunod, kawikaan chapter 3 na tayo. Basahin nyo na yan. At sigurado mabibless ka, lalakas ang iyong pananampalataya at sigurado mararanasan mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Na thank you Lord, thank you Jesus. At yan mga kapatid, salamat po sa mga kapatid natin na nag-share ng kanilang mga insight, nag-share ng kanilang mga kawikaan sa chapter 2. Yan, salamat sa Diyos kasi everyday nag-share tayo dyan, nandito na tayo sa chapter na to. At hindi lang yan kapatid, na-bless ka na sa salita ng Panginoon. Every Sunday po, may weekly raffle po tayo. At salamat sa Diyos kasi kapag ikaw ay nag-share sa ating Facebook page, may raffle entry ka na isa. Salamat sa Diyos, may chance ka na manalo ng palood, pa-Gcash ng ating Panginoon at marami pang iba na pa-premyo mula sa ating Panginoon. At yan mga kapatid, kaya wag na wag mong kakalimutan na magbasa ng salita ng ating Panginoon at thank you Jesus. At yan mga kapatid, ini-invite ko rin po pala kayo sa gawain ng ating Panginoon sa ating mga online ministries. Meron po tayo dyang Wow Ministries. Yan, thank you Lord. Women's Ministries, yan, Men's Ministries. Kung wala ka pang kinabibilangan na small groups, kapatid, nandyan po, mag-comment ka lang sa ating Facebook page. Gusto mo na umaten sa ganyan. At sigurado, kapatid, kapag naka-attend ka dyan, mabibless ka rin sa mga buhay ng ating mga kapatid. Kasi hindi, kumbaga, nandyan sila para ipag-pray ka, bigyan ka ng mga encourage at salita ng ating Panginoon. Kaya salamat
sa ating mga kapatid na nandyan. At yan, may worship team din tayo kung magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw. May dance team din tayo, kapatid. Salamat sa Diyos. At marami pa po tayong mga ministries na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. At yan, mga kapatid, salamat din sa ating Panginoon dahil sa darating na June 19 to 23, may gaganapin po tayong prayer and fasting. Salamat sa Panginoon. Makikita po natin ang ating mga kapatid simula Monday hanggang Friday po. Umpisa pa lang ng prayer and fasting, makikita mo na yung mga kapatid natin na naggaganda at nagwagwapuhan dyan. At salamat sa Panginoon na talagang nag-share ng word ni Lord. At soon, baka ikaw na nanonood ka ngayon, isa ka na din sa makakasama namin dyan. Kaya patuloy lang tayo na manalangin sa Panginoon, patuloy lang tayong makinig sa kanyang mga salita at patuloy siyang magpapalago sa ating buhay. Mark your calendar, June 19 to 23 po. At salamat sa Panginoon. At ngayong Sunday po na darating, salamat sa Panginoon, June 11, 2023, magaganap po ang Family Day ng Jesus Comfy Cavite. Salamat sa Panginoon. Last day na po ng registration ngayon, kapatid. After nito, dapat makapagpa-register ka na para makasama ka sa darating na Sunday. Alauna po yan hanggang alas 7 po ng gabi sa Lumina Mall, Lotus, na mas kilala. Sa Imus Cavite po yan, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. At yan, handa na po natin ang ating mga Bible. Salamat sa Diyos, mga ballpen at notebook, at higit sa lahat, ang ating puso, ihanda na po natin. Buksan mo na po ang iyong Bible sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 37. Yan. Hanapin mo na yan, kapatid. Habang hinahanap mo, kapatid, yan, salamat po sa ating mga kapatid, sa Faithful Kingdom Partners. Po sa patuloy na nag-uumapaw na generosity, lalo na sa pagbibigay. Salamat sa pag-support po sa mga ministries na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. At patuloy po namin kayong ipinapanalangin, mga kapatid, na mas lalong mag-harvest ng mga pagpapala dito sa lupa para mas malalo pa kayong magamit ng pangmalakasan ng ating Panginoon. At salamat kahit na may mga kakulangan kayo, may mga bayarin kayo, may mga bills din kayong inuuna. Salamat sa Diyos kasi yung puso nyo, laging nandun din, uunay ko muna si Lord. Si Lord ang magbabalik niyan sa akin. At sabi nga ng ating mga kapatid, hindi natin matatalo sa pagbibigay ang ating Panginoon sapagkat kapag siya ang nagbigay, pustong takal, siksik, liglig at umaapaw, sobra pa dun sa ibinigay mo. Kaya kapatid, kung ikaw, binibless ka ng Panginoon, gising ka, araw-araw, may buhay ka, may kagalingan ka, may kalakasan ka, we encourage you na magpagamit tayo sa ating Panginoon. Maging kingdom partners din po tayo at salamat sa Panginoon. Ngayon pa lang, pagpalain ka na ng Panginoon, patuloy kanyang gamitin sa kanyang kaharian. Marami na pong paraan, mga kapatid, para makapagbigay sa gawain ng Panginoon. May Gcash na po tayo, may mga online bank na po tayo dyan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ang ating Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya thank you, Jesus. Hallelujah. Diyan ka na ba sa 1 Samuel chapter 17 to 34 to 37? Basahin na po natin siya. Hello, Sister Annie and Brother Mike. Miranda, good evening, Sister Steph. Good evening. Sabi dito sa chapter 17 verse 34, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa aking mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, inahabol ko po ito. Amen. At inaagaw ang tupa. Verse 35, inahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa iyo, sa mga ito, ang Filisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Sabi sa verse 37, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako
sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya manalangin tayo, kapatid, through Jesus. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa salita na aming tinanggap ngayong gabi. Patuloy na manahan ka, mangaral at magturo. Puspusin mo kami, Panginoong Jesus, ng iyong banal na Espiritu Santo. Patuloy, Lord, na mangusap ka. Patuloy na bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. At dalangin namin, Lord, na buksan mo ang aming puso. Lahat ng mga salita na maririnig namin sa iyo ay tumubo dito. Lumago at makita mga pagbabago sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat. Dahil ngayong gabi, ikaw ang maitataas, ikaw ang papupurihan, ikaw ang sasambahin. Dahil ikaw ang pinakadakila sa lahat. Lahat ng ito, pinataas namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 17:34-37. At yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito, wini-welcome ulit kita sa gawain ng Panginoon sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays lang po. Ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako po ulit, si Brother JB, ang inyong lingkod. Salamat sa Panginoon. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay Victory Over Fear. Victory Over Fear. Kumbaga, matagumpay na tayo laban sa takot. Yan, pagtatagumpayin tayo ng Diyos laban sa takot. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi marami sa atin, mas kinakain ng takot kesa sa kapayapaan, di ba? Mas nauuna lagi yung takot na hindi mo na alam kung paano magtatagumpay. Kaya stay ka lang dyan, kapatid, at sigurado, mabibless ka at patuloy na ma-equip sa salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, mga kapatid, may tanong muna ako sa inyo. Yan. Alam ko, excited kayo sa mga tanungan natin dito kasi lahat tayo nakaka-relate. Sabi dito, kapatid, nung bata ka, kung natatandaan mo, ano yung bagay ang nagbibigay ng takot sa'yo? Yan. Nung bata ka, anong bagay ang nagbibigay ng takot sa'yo? Kahit hanggang ngayon, takot ka pa rin ba dyan? I-type mo, i-comment mo lang dyan kung saan bagay ka takot. Minsan sa tao, Brother JB, hindi lang sa tao, minsan sa hayop, di ba, natatakot ako dyan, Brother JB. Yan, i-comment mo dyan, kapatid. Takot ka ba sa asawa mo? Yan, di ba? Yan, Brother JB, sabi ni Sister Jess, bulate, Brother JB, kumbaga napapatalon ka ba dyan, sis? Kapag nakakakita ka dyan, di ba? Mag-isa sa dilim, talagang nakakatakot, mag-isa dyan, di ba? May multo, yan, di ba? Ayokong bumaba sa ano? Gusto ko dito lang ako sa taas. Yung iba naman sa daga. Nagugulat talaga. Halos ikaw yung habulin ng daga, di ba? Yan, halos sa dilim yung iba di ba? Multo po. Tumatakbo. Yung mumu. Yan. Pag nagalit ang tatay ko, ibang klase. Kaya nakakatakot, sabi ni Mami. Sige, comment lang kayo mga kapatid. Nakakatawa, di ba? Ang sarap alalahanin. Yung iba, sabi ni Sister Rita, sa ipis. Yung lalo na yung lumilipad, di ba? Talagang aanin mo Uy, alis dyan. Kasi ang baho pag kumapit sa'yo. Yung iba, sa sinturon po ng lola ko. Grabe, nakakatakot. Pag hinubad, no, kala mo papaluin ka, isasabit lang pala saan? Sa cabinet. Multo noong bata ako, bro. Pero ngayon ay sa lasing na tao na ako takot. Di ba? Nakakatakot talaga. Hindi mo kasi alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo ng lasing. Tama. Thank you, Jesus. Sa uod. Higad, Makati yan, sabi ni Sister Michelle. Sa worm, di ba? Ang dami natin kinatatakutan yan. Thank you, Jesus. Yung iba naman, takot pumunta sa malayong lugar ng mag-isa. Nang kaya walang kasama, di ba? Na ayoko, maliligaw ako. Si Papa, takot daw sa kidlat, sabi ni Papa Herman. Sige, comment pa po. Yan, sa kulog. Di ba, nakakabigla, lalo na nung mga nakaraang araw, di ba? Talagang, kala mo may malakas na paputok. Talagang may bagyo nun, di ba? Hangin, lili pa rin yung mga bubong. Yantok na pamalo ni Lolo, sabi ni Sister Michelle. Di ba? Hello, Ninang. Good evening. Alam niyo, mga kapatid, ako din, meron din akong kinatatakutan. Yan, noong, lalo na nung bata ako, nawala si. Takot akong mawala sa charot. Di ba? May mga ganun pa dyan, Diyas, ha?
salamat sa Panginoon sa mga comment nyo, nakakaano, di ba? Nakaka-remind na, nakaka-aliw, di ba? Kung babalik-balikan natin yung mga kinatatakutan natin. Takot ako sa madilim na lugar, sabi ni Tita Ninang Zina. At alam nyo mga kapatid, ako nung bata ako, may kinatatakutan din ako eh. Yung ano, yung sounds, yan. Yung sounds na sss, ganyan. Sit-sit ni Papa John-John, yan. Diyan ako takot. Kasi kapag narinig ko yun, alam kong tinatawag na ako ni Papa. Nagkakaroon ako ng phobia eh. Nagkakaroon ako ng phobia. Isang tawag lang yan, kahit malayo ako. Kunwari, nasa court ako niyan, mga 100 meters. Yung sit-sit kasi ni Papa, ano eh, kakaiba. Yung, kumbaga, walang katulad. Yung tipong kapag sumit-sit siya ng pangalawa, may kasunod na. May hawak. Kumbaga, nai-imagine mo na may pamalo na tong hawak pag gano'n na yung sit-sit niya. Pag nakatatlo, lalo na. Palapit na yan sa'yo para paluin ka. Kaya doon, ayun yung kinatatakutan ko. Nakakatuwa lang kasi na-i-apply ko din yan ngayon dito sa bahay. Kapag si Abby, makulit na sobra. Pag sumitsit din ako, takot din siya na ano siya, natatahimik siya. Diba? Kaya salamat sa Panginoon sa mga ganong pagtuturo. Diba? Hindi mo na kailangan paluin. May warning, ibig sabihin, diba? At salamat sa Panginoon kasi doon talaga ako na ano eh. Doon ako lumaki sa sit-sit na yan ni Papa John-John. At yun din, yung mga sit-sit na ginagawa ni Papa John-John, eh sa mga apo niya naman ginagawa yan. At natatahimik din sila. Salamat sa Panginoon. Pero hindi napapalo. Ako lang yung napapalo noon. Thank you, Jesus. Lumilipad na ipis. Yan, kay Sister Bell din. Alam nyo, mga kapatid, kaya ako po na itanong yon sa inyo, di ba? Dahil dito po, sa binasa natin, sa 1 Samuel, kapag binasa nyo po yan, napakaganda. Kasi itong mga Israelita, eh may kinatatakutang tao. Sapagkat ito ay malaki, magaling makipaglaban, makipagdigma, at kapag nakikita nila ito, kapatid, wala silang magawa, kundi ano, tumakbo. Di ba minsan kapag tayo ay natatakot, tumatakbo din tayo? Ganun yung mga nangyayari sa mga Israelita. Once na nakikita nila si Goliath, di ba, kilala nyo na yan, si Goliath, eh talagang tumatakbo sila kasi ang nasa isip nila, mamamatay sila. Papatayin sila ni Goliath. Wala silang laban doon kay Goliath. At dito mga kapatid, sa 1 Samuel 17 to 24-25, nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan. Sabi dito, dahil sa matinding takot. Diba? Dahil sa sobrang takot, hindi lang dahil takot lang sila, dahil sa matinding takot. Kasi sinabi nila, tignan nyo siya. Sabi ng mga Israelita, pakingganin nyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan at ipakakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Alam nyo mga kapatid, dapat kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, dapat lagi nating i-apply sa buhay natin para mas lalo nating maintindihan. Ikaw, bilang isang Kristiyano, saan ka ba madalas natatakot? Saan ka ba madalas saan ba lumalabas yung matinding takot mo? Diba? Si Goliath eh. Alam mo, yung Goliath ay yung problema sa ating mga buhay. Mga bills, mga suliranin, sakit, diba? Ayan yung nagbibigay ng takot para kumbaga para tumakbo tayo. Diba? Sa ating pananampalataya. Minsan nakakalimutan na natin na may kasama tayo. Alam nyo, mga Israelita, kasama nila si Lord eh. Tama, pinili silang bayan ni Yahweh. Pero bakit sila natatakot? Kasi nakikita nila yung malaking tao kesa doon sa malaking Diyos. At alam nyo mga kapatid, lagi nating tatandaan ito. Kapag may mga problema o gulayat sa ating buhay, laging may kasunod na pagpapala. Pansinin nyo doon sa verse 25, sinabi ng mga Israelita, tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon. Sabi dito, gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan. Diba? Sino ba naman ang ayaw ng kayamanan? Lalabanan mo yung problema. Diba? Kaya sabi dito sa ating title kanina, victory over fear. Kapag tayo po ay nagtagumpay sa mga kinatatakutan natin, diba yung puso natin talagang galak na galak? Yung puso natin parang, Lord,
grabe, hindi ako makapaniwala na nagtagumpay ako sa takot na to. Dati, takot ako dito sa ipis. Ngayon, kapag nakikita ko, pinapalo ko na siya ng chinelas. Diba? Diba? Yung iba naman, kapag ano, sa dilim, pag pinapatay ko lagi ilaw, dati na mag-isa ako, takot na takot ako. Pero dahil, nasa, na, dahil ikaw yung nandyan, Lord, may gantimpala, diba? Talagang, hindi na ako matatakot. Kasi bakit? Kasama natin ang Diyos. At ang unang point, mga kapatid, ano ba yung dapat nating gawin? May tatlong bagay ako na natuklasan para mapagtagumpayan natin ang ating mga kinatatakutan. Katulad ng mga katulad ni David. Sino ba'y lumaban? Si David, di ba? Tatlong bagay para tayo ay maging matagumpay sa ating mga kinatatakutan. Una, doon sa binasa natin kanina, sa mga oras na ito, narinig ni David, ito kasi yan mga kapatid, narinig po kasi ni David yung hamon ni Goliath. Narinig niya yung hamon ni Goliath sa mga Israelita. Kaya ito yung sabi ni David sa 1 Samuel 17 to chapter 17 verse 26. Sabi niya, tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Filisteyong iyan at sa mga makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Ito yung unang point na dapat nating tularan sa buhay ni David. Una, kung bakit siya nagsabi ng ganun, sino ba yung humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Kasi alam niya na kasama niya ang Diyos. God is on our side. God is on our side. Kapag nasa panig mo ang Diyos, maaalis yung takot mo. Maaalis yung pag-aalala mo, hindi ka matatakot doon sa mga problema katulad ni David. Bakit? Kasi si David hindi naman aksidente na napunta lang siya doon sa battlefield ng Israelita at ng mga Filisteo. Kasi etong si Jesse po ay matanda na, yung tatay po ito ni David. Inutusan siya na pumunta doon at magdala ng mga pagkain at damit sa kanyang mga kapatid kasi yung mga kapatid niya ay naroroon sa battlefield na yon at nakikipaglaban sa mga Filisteo. At dito, habang inahamon ni Goliath, ay narinig ni David ang mga sinasabi na mga panglalait ni Goliath. At sabi dito ni David, alam ni David eh, na nasa panig ng mga Israelita si Yahweh. Pero bakit ganun yung takot ng mga Israelita? Kasi hindi sila nagpo-focus doon sa kasama nila. Hindi sila nagpo-focus doon kung sino ba yung pumili na Diyos sa kanila. Ang mas pinipili kasi nila na tignan ay yung si Goliath kesa sa Diyos na kasama nila. Parang sa buhay natin, kapag nung nag-a-apply ka ng trabaho pa overseas o kaya nag-a-apply ka dito sa malalaking hotel, sa malalaking kumpanya, di ba minsan may takot? Hindi nawawala yung takot sa atin. Kasi bakit? Tao lang po tayo eh. Normal po yung takot, pero dapat lagi nating ilalagay sa puso at isip natin na kasama natin ang Diyos. God is on our side. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi pwedeng mahina yung loob mo. Hindi pwedeng mauuna yung takot, ang layo ng Makati, ayoko nang pumunta doon. Matatanggap ka ba sa trabaho? Hindi. Parang sa pag-grab, yan, sa grab food, ang layo ng didelibiran ko, hindi ako masyadong ano eh. Hindi ko masyadong solo to, eh may mapa naman. Natatakot ka, hindi ka kikita. Di ba? Parang sa pagnenegosyo din, example, sa mga nagnenegosyo, sa mga online seller natin, kung hindi ka mamumuhunan at hindi mo susubukan na bumili ng isang produkto, makakabenta ka ba? Hindi, kasi nauna yung takot mo eh. Dapat, lakasan mo yung loob mo. Marami tayong mga online seller dyan na talagang ang lalakas ng loob na bumili ng mga mahal na produkto. Bakit? Kasi alam nila na kasama nila sa kanilang tabi si Lord. At si Lord yung nagbibigay ng mga buyer nila, malalayong lugar pa nga yung iba. At salamat sa Panginoon kasi talagang si Lord yung nagpapadala ng mga kita. Parang sa pag-aaral din, example. Sa pag-aaral, hindi din naman nagiging madali. Maraming mga projects, di ba? Maraming pagsusunog ng kilay, pagre-review, di ba? Pero di dapat natin katakutan yon. Kasi bakit? May mga kapatid tayo dyan na inuna yung gawain ng Panginoon, nag-service sa Panginoon, at may board exam na.
Yan, dumating din yung time na yon. Tapos nag-pray siya, bigyan siya ng karunungan. Nung mag-e-exam na, grabe yung nangyari sa buhay niya. Dahil alam niya, nakasama niya ang Lord, pumasa siya. Kapatid, bakit? Alam niya, nakasama niya si Lord. At ganun din sa love life, kapatid. Diba, kapag pumapasok ka sa isang relationship, dapat si Lord muna yung uunahin mo. Kumbaga yung tatawagin mo, Lord, tama ba to? Yung gagawin ko, tulungan mo ko, para hindi ako, kumbaga hindi maloko, yung mga ganun, hindi niya ako iwan, ano ba yung dapat kong gawin? Dapat sumasangguni din tayo sa ating Panginoon. At isa pa, sa ating mga overseas worker, di ba? Napakahirap ng kanilang mga buhay, mag-isa sila, malayo sila sa family nila, pero salamat sa Panginoon. Kasi bakit? Kahit na mag-isa sila, lagi nilang nasa isip at sa kanilang puso na, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Panginoon at mapagtatagumpayan ko tong ilang taon na to. 2 taon, 3 taon, yung iba 5 years pa nga eh. Diba? Salamat sa pag-iingat at protection na ibinibigay ng Panginoon. At dito mga kapatid, balik tayo sa story. Sa 1 Samuel 17-28, si Eliab po ay kuya, kapatid na panganay ni David. Nung nagtatanong po si David, narinig ni Eliab yun. Sabi dito, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinaalaga sa'yo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan? Eh yun yung ano eh, kumbaga sabi sa kanya ng kakuya niya, gusto mo lang makipagchismisan dito, kaya ka nandito. Pero ang totoo, binigyan siya. Pinadalhan sila ng pagkain at damit ng kanilang tatay na si Jesse. At hindi aksidente na pumunta lang doon si David. At bigla, kumbaga, nagtanong lang naman si David, sino yung nanlalait sa mga Israelita? Diba? At minsan, yung family niya pa, yung nagdi-discourage sa kanya, umalis ka rito, kumbaga, tinataboy siya. Anong ginagawa mo rito? Kasi, alam niyo po, mga kapatid, ang pastol sa kanila, napaka ano lang yan, kumbaga, ito yung pinakamababang trabaho sa kanila. Kumbaga, nag-aalaga, nagpapastol, ayun yung ginagawa po ni David. At salamat sa Panginoon dahil nakapunta doon si David at ginamit siya ng Panginoon para kay Goliath. At dito mga kapatid, hindi lang basta nag-focus si David doon na kasama ko ang Diyos. Alam mo, yung pangalawang point na ginawa ni David, kahit na ganito yung sinasabi ni Eliab, yung kuya niya sa kanya, pangalawa, para mapagtagumpayan natin ang takot sa ating puso katulad ni David, eliminate distraction. Eliminate distraction. Alisin mo yung mga humahadlang para sa tagumpay sa buhay mo. Alisin mo yung mga bulong ng kaaway, yung kasinungalingan. Yung kumbaga may ganito kasing bulong si ano minsan eh, si Satan eh. Kapag sumusunod ka sa Diyos, oh bakit ngayon hanggang ngayon wala ka pa rin trabaho? Kala ko ba magkakaroon ka na ng trabaho kapag lumapit ka na sa Panginoon? Kapag nakinig ka na, sumunod ka na sa Kanya. Ganun yung nangyayari eh, kay David. Sabi dito ni David sa verse 29-30, bakit? Ano bang ginawa ko? Sabi niya kay Eliab. Masama bang magtanong? Alam mo ginawa ni David? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Hindi ibig sabihin na tinalikuran niya si Eliab, binastos niya na. Nagtanong lang naman siya eh. Diba? Ano bang, bakit? Ano bang ginawa ko? Wala naman akong masama eh. Sa tinanong ko, diba? At doon, nagtanong siya sa iba. Ganon din yung sagot sa kanya. Ganto, sa buhay natin, minsan, kahit kasama mo na ang Diyos, may mga bulong ng kaaway sa isip mo na, hindi na. Ano bang pagsunod ng ginagawa mo sa Panginoon? Ngayon nga, may sakit ka, yung family mo may sakit ka, susunod ka pa rin ba sa Diyos? Ipagpaliban mo na lang. Minsan may ganun eh. Alam mo dapat mong gawin, eliminate distraction. Alisin mo yun. In Jesus' name, hindi ka makakatulong sa akin para mapagtagumpayan ko yung takot. Alam mo yung gagawin ni Satanas? Imbis na magtagumpay ka sa takot, tatakutin ka pa niya ng tatakutin. Hindi lang yan. Pagdududahin ka niya sa Panginoon, yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo kapatid, talikuran mo. Katulad ni David, alisin mo kapag hindi mo yan inalisan, magbibigay yan ng takot sa'yo, ng pangamba. Alam mo pang mangyayari sa'yo, panghihinaan ka ng loob. Sabi dito sa 1 Samuel 17:31-33, nakarating na po kay Saul ang mga sinabi ni David. Kasi sabi ni David, ako yung lalaban sa kanya.
Kaya ipinatawag siya nito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Grabe yung faith ni David, no? Yung pananampalataya niya na, hindi tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Alam mo, sinabi ng hari sa kanya, ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. Grabe, no? Pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Narinig na ni Saul, eh. Yung sinabi niya, nakasama ko ang Diyos. Nandito na ako. Sino ba yung humahamo na yan sa mga Israelita? Yung Filisteyo na yan. Ako yung lalaban. Sabi niya dito, batang-bata ka pa. Etong si Haring Saul, tumingin siya doon kay David. Kung ano yung kakayahan lang ni David, kung ano yung edad niya, estado. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Minaliit siya, di ba? Oo, maliit si David kasi bata pa siya, pero mas lalo pa siyang pinaliit. Dahil doon, di ba, nakakaano yun. Kumbaga, kung tayo, imbis na ipinupush tayo ng pinupush ng mga tao na nasa paligid natin, lalo pa tayong dinadown. Hindi ka hinihila pataas, di ba? Ganun yung iba eh. Binabagsak ka pa. Alam mong ginawa ni David? Inalisan niya ulit yun. Sasabihin sa iyo ng mga tao yung mga kahinaan mo. Bata ka pa, wala kang alam sa mga pakikipaglaban. Totoo. Mag-alaga ka na lang ng tupa. Yung kumbaga, ganun na lang yung sinasabi ng hari sa kanya. Hanggang sa sumuko na lang si David. Pero hindi ginawa ni David na sumuko. Mas lalo siyang na-encourage. Mas lalo niyang tinignan yung mga mangyayari na pagpapala na gagawin ng Diyos sa buhay niya. Kaya lagi nating piliin, kapatid, na alisin ang mga bulong ng kaaway sa ating buhay. At pangatlong point, alam mo yung ginawa ni David? Dahil sinabi yun ni Saul sa kanya, pangatlong point sa 1 Samuel 17:34-37, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko po ito sa panga at pinapatay. Alam mo, napakagaling ni David. Napakabuti ang yung karunungan ng Diyos nasa kanya talaga. Kasi bakit? Ito yung ginawa niya. Remember God's victory in our life. Remember God's victory in our life. Inalala niya eh. Inalala niya yung pagtatagumpay ng Diyos sa buhay niya. Kasi kung umalis siya doon at hinayaan niya na lang yung sinabi ni Haring Saul sa kanya, walang mangyayari. Pero alam mo yung pinangbangga, kasi itong si Haring Saul, lagi lang itong nasa palasyo eh. Hindi niya nakikita yung pagtatrabaho, yung pag-aalaga ni David sa mga tupa. Di ba? Kaya sinabi niya yun eh. Inalala niya, hinahawakan ko sa panga yung mga leon at oso kapag kinukuha nila yung tupa ko. Pinapatay ko yung mga leon at oso, sino ba naman na makakapatay doon? Napaka-imposible, sino bang matapang na tao kahit sino pa yan? Hindi talaga, lalo na yung bata na katulad nino, ni David. Alam mo kapatid, sa buhay natin, dapat maging tulad tayo ni David. Kasi bakit? Kasi kapag inalala mo yung tagumpay ng Diyos sa buhay mo, maaalis yung takot. Kasi bakit? Katulad na lang ng mga sharing ng ating mga kapatid, maraming nag-share ng mga kahinaan nila sa group, sa mga ministries. Pero after nung pagsubok na yon, na pagtagumpayan nila, alam mo ginagawa nung tao na nag-share ng struggle noon, nag-e-encourage na bakit? Kapatid, alam mo ba, pinagdaanan ko na yan. Mapagtatagumpayan mo din yan. Kung paano ko pinagtagumpay ng Diyos, mapagtatagumpayan mo din yan. At bakit? Iisa lang naman yung Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Di ba? Ganun din sa buhay natin. Alam mo kapatid, tayo kasing mga tao, maire-relate natin yung buhay natin dito sa mga Israelita. Punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-aalala, laging mas malaki yung problema kesa sa Diyos. Di ba? Nakakalimutan natin na mas malaki yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam mo kapatid, dumating na yung time na lalabanan na ni David. Lalabanan na ni David si Goliath. Hindi sa sarili niyang lakas. Kasi itong si Haring Saul po, ibibigay na kay David yung mga
pang kalasag yung mga gear para ito yung gamitin mo. Eh kaso hindi kaya ni David eh. Bata pa kasi siya at hindi siya sanay sa mga ganun. Sobrang bigat nun para sa kanya at hindi siya masyadong makakagalaw. At sabi sa verse 36, eto pa, inalala pa ulit ni David. Sabi, nakapatay na po ako ng leon at mga oso. Sabi niya dito, isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Iniligtas niya din ako sa kamay ng Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, nakakatawa si Saul, no? Kaya kung gayon, labanan mo siya at samahan ka na wa ni Yahweh. Grabe, no? Hindi kayang samahan ni Saul. Hindi ka kayang samahan ng mga tao rito kapag ikaw ay lalaban sa mga problema. Kapatid, alam mo kung sino lang yung pwedeng sumama sa'yo na pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang ating Panginoon. Si David, lumaban siya kay Goliath. Si David na bata, na nagpapastol ng mga tupa at hindi gumamit na mabibigat na sandata, anong dala niya? Yung pananampalataya niya. Yung pagtatagumpay sa buhay niya ng ating Panginoon. Nung hinarap niya na si Goliath, sa halip ng mga gear yung hawak niya, alam mo yung dala ni David? Tirador at bato. Tirador at bato. Ang tumama sa noo ni Goliath, patakbo na eh. At ito ang kanyang ikinamatay. Alam mo kapatid, dito sa story na to, habang binabasa ko to kagabi, talagang sobrang nabibless ako. Sabi ko, Lord, noon takot na takot ako. Ako yung Israelita na lagi na lang tumatakbo. Lagi na lang nauuna yung takot. Lagi na lang nauuna yung pag-aalala. Pero salamat. Dahil kay Jesus, dahil kay David, di ba? Ito yung story na maiahalin tulad natin sa buhay ng ating Panginoon na si Jesus. Tayo yung mga Israelita na punong-puno ng takot, laging tumatakbo. Salamat sa Diyos dahil kay Kristo, tayo ay kanyang pinagtagumpay. Amen? Dahil sa kanyang buhay, kapatid, na inalay sa krus. Kahit na sinubok siya ni Satanas, lagi siyang binubulungan din ni Satanas. Sige, tumalun ka rito, magpatihulog ka, ibibigay ko sa iyo lahat. Tinukso din siya, pero hindi niya. Inalis niya yung distraction na yon. Hindi siya nagpatinag. Yung goal ng Diyos, ililigtas ko. Ililigtas ko sa kapahamakan, sa impyerno, ang aking mga anak, yung buong sanlibutan. Kaya kapatid, napagtagumpayan po ng ating Panginoon ang kamatayan sa krus. Nung ikatlong araw siya po ay nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Kaya kapatid, marahil ikaw nanonood ka ngayon, punong-puno ka ng takot sa puso mo. Punong-puno ka ng pag-aalala. Hindi mo alam yung gagawin mo para bukas. Hindi pinag-aalala mo kung paano makakabayad ng mga bills. Lagi kang balisa, walang kapayapaan. Kapatid, ito na yung pagkakataon para isuko mo yung buhay mo sa ating Panginoon. Lagi mong tatandaan si Jesus na matay para sa'yo, para pagtagumpayin ka sa takot na hinaharap mo ngayon. Anong dapat mong gawin? Dahil si Lord namatay, napagtagumpayan niya yung takot sa buhay mo, muli siyang nabuhay, kapatid, para sa'yo. Ang totoo, kapatid, dapat tanggapin lang natin siya sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Hinihintay lang tayong lumapit ng Diyos sa Kanya. Hinihintay niya na lumapit tayo para tulungan niya tayo sa lahat ng mga pagsubok katulad ni David. Mapapansin nyo din sa story na yun, kapatid, kung hindi kasama ng Lord si David, kung hindi kasama ni David ang Panginoon, hindi siya magtatagumpay. Ganun din sa buhay natin. Kung hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin, lagi tayong tatalunin ng takot sa ating buhay. Kaya kapatid, we encourage you, isuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa Kanya, ipagkatiwala natin at sigurado magtatagumpay tayo laban sa takot. Kaya sabayan mo ko sa panalangin, taas mo dalawang kamay mo, pikit mo yung mata mo, tapos yuko mo yung ulo mo. Eliminate distraction, kapatid. Alisin mo lahat ng mga hadlang o bulong ng kaaway sa paligid mo. Sabayan mo ko, sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, sabihin mo, Panginoong Jesus,
sa pokong makasalanan. Marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko na po ang lahat ng ito. Ngayon, sabihin mo, ngayon, binubuksan ko po ang aking buhay, ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Congratulations sa'yo. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo. Inalis na ng Lord yung takot sa puso mo. Matagumpay ka na dyan, kapatid. Kaya alisin mo lahat ng distraction. Kasama mo ang Diyos at sigurado, hindi ka niya iiwan. Lagi mong alalahanin yung mga tagumpay na ibinigay niya sa'yo. Hallelujah. 5 minutes po, tapos na po tayo. Manalangin po ulit tayo sa ating Panginoon at sasagot siya sa atin. Kaya, thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos. Sa araw na ito, salamat Panginoon sa katapangan na ibinigay mo sa bawat isa na nanonood, narito ngayong gabi. Salamat Lord dahil pinaalala mo sa amin kung paano mo kami pinagtagumpay noon sa lahat ng laban ng aming buhay. Salamat Lord dahil ikaw ay nasa panig namin. Salamat Lord dahil ngayon pa lang inaalis mo na ang lahat ng distraction sa aming mga puso at isipan. Salamat Lord dahil ngayon lalakad kami. Nakasama ka. Lalakad kami sa landas na matuwid at bibigyan mo kami ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa. Panginoon, we pray po sa mga kapatid namin na nag-aalala, natatakot sa kanilang mga sakit. Panginoon, yung iba may cancer, may kidney failure, Lord, may enlarged heart, Panginoon, may cancer sa buto, sa utak, Panginoon, yung iba nabubulag na, Panginoon, yung iba nasa ICU na, Panginoon, yung iba komatos ngayon, nakaratay, Panginoon, yung iba, Lord, na hindi makatayo o maalakad dahil sa sakit na yan, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, lukuban mo sila ng iyong banal na dugo, mula ulo hanggang talampakan, iparanas mo, Panginoon, sa kanila ang iyong presensya mo, Panginoon. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Maranasan nila ang katapangan, Panginoon, kapayapaan, kagalingan sa kanilang katawan, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, pupuspusin mo sila ng iyong banal na presensya. Panginoon, mararanasan nila ang katagumpayan, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, we pray, Panginoon, na sasagutin mo itong panalangin na ito, Panginoon. Mararanasan nila, Panginoon, na may dakilang Diyos na tumalo sa higante ng mundo na ito, Panginoon. May tumalo na, Panginoon, kay Satanas. At ikaw yun, Panginoong Jesus. Lord, pinagtagumpayan mo na ang kamatayan at wala na, Panginoon, ang espiritu ng kamatayan ngayon sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Lord, salamat sa kapayapaan na ibinigay mo sa kanila. We pray din po sa provision sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ikaw po magbigay, Panginoon, ng panggamot, pang-dialysis, pang-therapy, Panginoon, pang-bayad ng mga hospital bills, Lord. In the name of Jesus, Panginoon, mararanasan nila ang kagalingan, Lord, provision, miracle sa kanilang mga buhay dahil yun sa'yo. Panginoon, maraming salamat din sa mga kapatid namin na nanonood ngayon. Patuloy na i-bless mo ang kanilang buhay. Kalakasan, ipagpatuloy mo sa kanilang buhay. Provision, Lord, pag umapawin mo, Panginoon, hindi sila kailanman magkukulang. Sapagkat ang mga pagpapala mo ay laging nandyan, Panginoon. Lagi kang nasa tabi nila at hindi sila kailanman magkakaroon ng takot sa kanilang puso. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katapangan. Kaya, Panginoon, salamat sa tagumpay na ipinagkaloob mo laban sa takot. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala ng mga tagumpay sa aming buhay. At ngayon, Panginoon, itinataas na namin ang lahat ng papuri sa iyo, Ama, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus.
Sasagot ang Diyos sa ating panalangin, mga kapatid. Kaya kanina, kung sumabay ka sa panalangin, tinawag ka ng anak ng Diyos at pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Kaya sabay-sabay tayong ideklara, ang I am a child of the Most High God. I am blessed, I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, sigaw mo, power is in you, Messiah, that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Mga kapatid, salamat po sa inyong mga panonood sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Fridays po. Ang gawain ng ating Panginoon, ako nga pala ulit si Brother JB. Good night and see you again, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga buhay. God bless everyone. Bye!